sa ulo ng mga nagbabagang balita. Dalawang bata patay, inasugatan matapos madamay sa pamamaril sa Dato Hofer ang Patuan, Maguindanao. Ang detalye, abangan! 5 arestado matapos masabat ng pideya ang higit sa 6 million pesos na illegal na droga sa Maguindanao at Cotabato City. Tutukan! 5 araw na border lockdown, ipinatupad na sa Glan Sarangani matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang estudyante. Pagbangga ng pickup truck sa round ball ng Coronado City, sa pool sa CCTV. At pamilya sa Jensen na pagkalooban ng bahay sa Kaagapay Project ng mga guro. Magandang hapon, South Central Mindanao, Pilipinas at buong mundo. Ako po si Jay Dayupay. Ito ang tuloy-tuloy nating pagpapatrol. Naka-lockdown na po ngayon ang bayan ng Glan sa Sarangani Province matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang 24 anyos na lalaking estudyante na may history of travel sa Cebu City. Naka-strict quarantine na rin ngayon ang ilan pa sa mga dumalaw sa kanya sa isolation facility. Napapatrol, Yen Mangupit. 7 taon ang nagmamaneho ng tricycad si Mang Bert. Dito siya nakatorno sa Lagaw Public Market. Kadalasan sa mga pasahero niya ay papunta ng Glan Sarangani. Nabingla siya ng malamang simula ngayong araw ay nagpatupad ng border lockdown ang Glan. Ibig sabihin kasi nito, hihina ang kanyang kita sa pamamasada. Siyempre, kinakabahan din kami mga driver, lalo na pag-uwi namin sa pamilya namin. Baka kami nagpositive din. Nababahala din si Mang Bong na isang tricycle driver din. Nitong nakaraang linggo lang kasi ang huling biyahe niya sa Glan. Oh, siyempre, kawawa din yung taga malayo na ano, na hindi makapasok yung sasakyan. Kawawa naman yung mga pasahero. Inanunsyo kahapon ni Mayor Vivian Yap na simula ngayong araw, isa sa ilalim sa 5 araw na border lockdown ang Glan. Ito ay matapos na magpositibo sa coronavirus disease ang isang 24 anyos na lalaking estudyante na nakauwi noong May 31 galing ng Cebu City sakay ng 5J251 flight. Positibo sa coronavirus. Maon siya ang permirong kaso ng coronavirus dari sa kamunusod. Sa Facebook post ng estudyante, umapila siya sa mga taga-Glan na tigilan na ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon kaugnay sa kanyang sitwasyon. Nilinaw niyang hindi siya lumabas ng isolation facility simula nang dumating siya sa bayan. Humingi din siya ng paumanhin kung nagdala siya ng takot sa kanyang bayan, pero sinabi niya ang rason kung bakit kailangan niyang umuwi ng Glan. Bukod sa natakot umano sila sa Cebu, mamamatay din umano sila sa gutom sa hirap ng pinagdadaanan nila doon. Nagpasalamat din siya sa lahat ng umintindi sa kanyang sitwasyon at umaasa din siyang false positive ang resulta ng kanyang laboratory tests. Naka-home quarantine na rin ngayon maging ang mga dumalaw sa asymptomatic na pasyente sa isolation facility. Ang tanan na nakasalamuha o manani ang video karon. Pasayong alam ko ninyo kung decide ko niya na i-isolate ka mo, quarantine for 14 days. Kasabay ng 5 araw na border lockdown sa bayan, magre-require sila ng medical at health certificates sa lahat ng papasok sa Glan. So ang tanan na taga-Glan na nasa Jensen, hinihiling din ng LGU sa mga residente ng Barangay Poblasyon at Barangay Kalabanit na kung maaari manatili lamang sa kani-kanilang mga bahay habang isinasagawa nila ang contact tracing. Yen Mangumpit, ABS-CBN News. Gumaling na po ang isa sa mga estudyante na nagpositibo sa coronavirus disease na umuwi sa Maguindanao mula sa Cebu City pa rin. Tapos na rin ang kanilang 14 days quarantine para ito sa mga nasa Dato Abdullah Sangke, yung po mga
A returning overseas Filipino, workers at locally stranded individuals. Napapatrol si Ariana Patan. Sinalubong ng palakpak ng mga doktor, nurse at iba pang staff ng Integrated Provincial Health Office Maguindanao ang gumaling na pasyente mula sa COVID-19. Siya ang isa sa 12 estudyante mula Cebu City na nagpositibo sa sakit. Dahil fully recovered na, makakauwi na siya sa kanilang bahay sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao. Sa bayan naman ng Dato Abdullah Sangki, tapos na rin sa kanyang 14-day quarantine ang returning overseas Filipino. Sa isinagawang send-off kahapon, tinanggap nito ang relief goods at cash assistance. Kaninang tanghali naman, isinagawa na rin ang send-off para sa 69 na taong gulang na si Lolo Amante na locally stranded individual mula Davao City at nakauwi sa Dato Abdullah Sangki. Handog rin sa kanya ang relief goods at tulong pinansyal. Mayor, Kapsali, mga dato, damo, masalamat sa iya. Tungod sa iya, nakaabot ko rin kag sa mga LGO sangdas, kag sa frontliner rin nga nag-atiman sa amon, nagsilbi, nagdala pagkaon, tanan, bastante ila pagkaon rin. Okay kami. Yung sabi ni Mayor na importante not just only the physical health, na ma-provide natin for our the seniors but also their mental health po na hindi na po sila mangangamba po na kung ano po yung isipin nila. Compensation doon sa mga araw na hindi sila nakapagtrabaho. So ang minimum wage po natin sa Dato Abdullah Sangki ay 280 pesos. So they will be receiving 280 pesos per day. So that's equivalent to 3,920 sa 14 days na mamamalagi sila. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagtanggap ng mga locally stranded individuals ng lokal na pamahalaan sa bayan. Ariana Apatan, ABS-CBN News. Patuloy naman ang ginagawang rapid testing ng City Health Office sa mga medical at non-medical frontliner sa Cotabato City. Plano na rin isailalim sa rapid test ang aabot sa 3,000 mga tsuper ng mga public utility vehicle sa lungsod na kasama sa mga vulnerable sector. Napapatrol, Lori Mayandong. Sa ginagawang rapid testing ng City Health Office sa Cotabato City sa mga non-medical frontliner na madalas na nakikipaghalubilo sa maraming tao, 100% ng tapos at negatibo sa test, ang mga taga-City Social Welfare and Development Office. 90% na rin tapos ang Cotabato City Police Office kung saan sa ginawang test, 2 nga ang nagpositibo sa rapid test at kumpirmadong may COVID-19 sa ginawang swab test noong Martes. Nasa 80% na rin sa mga health workers ang sumailalim na sa rapid testing. Nagkaroon tayo ng 2-day training sa lahat ng barangay health workers, midwives and nurses, ng specimen collection and handling. So isinabay natin during the return demonstration ay yung mga health workers na mismo, kinunan natin ng sample swab specimen. So pumayag naman ng DOH at ng CRMC na yung mga sample at mga swab samples na yun ay ititest na rin, matitest yun sa CRMC. Bukod sa mga medical at non-medical frontliners, isa sa ilalim din sa rapid testing ang mga tsuper ng public utility vehicles sa lungsod. We want to make sure na lahat ng mga kababay natin na lalabas and availing public transportation, gusto natin makasigurado na yung mga suki nilang habal-habal driver, tricycle driver, and other public utility vehicles, we want to make sure na clean, na-filter natin lahat ng mga drivers. Si Mang Alvin Bukbok, nasa pamamasada ng jeep ang hanap buhay para sa pamilya, pabor sa rapid testing. Mas gustong-gusto ko yan kaya para malaman natin ang tao may sakit o wala. Tapos safe tayo lahat. Kung anong iutos ng government, anong gusto ng government, wala bang problema. Kaya sa kabutihan man natin lahat yan. Safety sa atin at sa lahat sa pasayro. Tinatayang aabot sa 3,000 drivers ang planong itest ng City Health upang masigurong hindi sila carrier ng virus. Lori May Andong, ABS-CBN News. Mahigit sa 6 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Maguindanao at Cotabato City.
5 ang arestado, kabilang na ang mag-live-in at magkapatid. Napapatrol, Ariana Patan. Miyerkules ng tanghali, ikinasa ng PDEA BARMM ang by-bust operation katuwang ang PNP at militar sa barangay Pingyaman, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao. Nasamsam sa operasyon ang 11 pakete ng pinaniniwalaang ilegal na droga na nagkakahalaga ng 3.4 milyon pesos. Arestado naman ang isang driver na kinilalang si Jordan Rakim. The operation is actually a follow-up operation conducted during the previous operations wherein we recovered the volume of illegal drugs. We also learned from our HPG counterpart that the suspect has a standing warrant of arrest on carjacking. So we are coordinating with the HPG for them to serve his warrant of arrest. Depensa ng nahuling driver na pag-utusan lang umano siya. Doon ko lang sir nalaman sa batang kasama ko sir. Kaya wala nang tiwala sa akin. Doon ako lang padaan sa bata kasi marami siyang kilala. Sir, sa sabi ng bata, bandang talitay. Pero hindi ko pa sir alam kung saan sentro. Ang nahuling driver ay sinampahanan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pasado alas 9 kagabi naman, huli ang mag-live-in partner sa Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City matapos na magbenta o mano ng illegal na droga sa isang agent na nagpanggap bilang buyer. Na-recover sa operasyon ang 6 na gramo ng illegal na droga na nagkakahalaga ng 40,800 pesos. Samantala, alas 8:30 kaninang umaga nang isagawa rin ng PDEA BARMM, PNP at AFP ang by-bust operation sa barangay Taviran, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao. Kalaboso ang lalaki at babaeng magkapatid na nakuna ng mahigit 400 gramo ng pinaniniwalaang ilegal na droga na nagkakahalaga ng 2,890,000 pesos. Ang mga nahuli ay nakatakda ng sampahan ng paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aryan Apatan, ABS-CBN News. Dito sa Jensen, arestado din ang isang medtech. Sa ikinasang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Saragani kontra overpricing ng binibentang alkohol. Napapatrol, Ian Mangupit. Arestado sa isinagawang entrapment operation kahapon ng City Investigation and Detection Group Sarangani ang 23 anyos ni Sacharina Enriquez, isang medtech nang mabilhan ito ng overpriced na mga alkohol. Isinagawang operasyon malapit sa isang kolehiyo sa Jensen sa Barangay Dajangas North. Nakabili umano ng 20 gallons ng alkohol ang mga operatiba kay Enriquez na binibenta niya ng 675 pesos bawat galon. So based dun sa price na binigay niya sa atin na per gallon is 675 pesos, ang approved ng DTI na price is 650. So meron talagang pananamantala na overpricing. Dahil sa umano'y bayolasyon ito sa Consumer Price Act, agad itong hinuli ng mga operatiba. Wala rin itong dokumento na maipakitang lehitimo ang kanyang negosyo. Yung mga nagbebenta, tingnan nyo rin kung may aron ba sila may registration sa DTI. Nakapagpiyansa na kahapon ng 6,000 pesos si Enriquez para sa Consumer Act violation at 90,000 pesos naman para sa Price Act violation. Ayon sa CIDG, mahal din ang bili ni Enriquez sa alkohol kaya umabot ng 675 pesos ang halaga ng kanyang binibentang alkohol. Pero nagbabala ang CIDG sa mga consumer maging maingat sa mga sellers lalo na kung online ang transaksyon. So para sa mga ano sa mga namimili, piliin niyo lang yung doon lang tayo sa tamang presyo. Sa ilalim ng Price Act, ang sinumang mapapatunayang lumabag ay maaaring pagmultahin ng 5,000 piso hanggang 2 million pesos at maaari pang makulong ng 15 taon. Kasi natin this time, kasi gusto natin kahit paano makakomply sila doon sa parang virtual na price tagging. No? Payo ng DTI sa mga seller, maging tapat sa mga customer lalo at marami ngayon ang apektado sa krisis dulot ng coronavirus disease. Yen Mangumpit, ABS-CBN News. Sugatan ang isang barangay kagawad sa Coronado City matapos bumangga ang minamaneho nitong sasakyan
sa Rotonda o sa round ball po ng lungsod sa Jensen Drive Miyerkules ng madaling araw. Sa CCTV footage ng lokal na pamahalaan ng Corona del City, makikita na mabilis ang takbo ng pickup truck na yun na ayon sa Traffic Management Unit section ng Corona del City. Ayun o. Oh. Yan po ay minamaneho ni Barangay Caloocan Kagawad Eric Domingo. Sa tindi ng pagsalpok ng sasakyan, dumiretso pa ito papunta sa paanan ng rebulto ni General Paulino Santos. Sa tindi ng impact, nawasak ang harapang bahagi ng sasakyan ng Kagawad. Sa investigasyon, galing umano ng tampakan ng Kagawad at pauwi na ito sa kanyang bahay sa Barangay Caloocan. Posibleng nakatulog umano ito sa pagmamaneho kaya nagtuloy-tuloy sa rotonda. Ayon sa traffic investigator na si Police Staff Sergeant Jesse Paul Kilala, na iligtas ng seatbelt at airbag ang Barangay Kagawad. Simula rin umanong bumalik sa general community quarantine ang lungsod, bumalik na rin sa limang disgrasyang na itatala kada araw sa Corona del City. Kaya naka-idlip, so most likely yung tendency nun, pwede yung magkakaroon tayo ng ganyan yung situation, sir. Happy Independence Day, kapamilya. 122 taon na nga po ang ating pagdiriwang sa ating kalayaan dito sa ating bansa. Pero sa kabila po ng pandemya, dulot ng coronavirus disease, hindi ito hadlang para ipagdiwang ng mga taga-Jensen ang araw ng kalayaan sa ilalim ng new normal. Napapatrol, Yen Mangupit. Katulad ano nung pa ang Pilipinas. Nag-alay rin ang bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal. Di gaya ng mga nakasanayan, walang parada at kaunti lang ang mga dumalo sa Plaza General Santos para sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ngayong taon. Simple lang ang pagdiriwang na pinangunahan ng Local Government Unit at General Santos City Police Office. Alinsunod sa New Normal Celebration, lahat ay naka-face mask at may social distancing rin. Of course, ito kailangan talaga natin paalam no, sa ating mga kababayan na anong importance ng ating independence. No? Paano natin nakuha ito, especially sa ating mga young generation na dapat malaman nila anong meron sa Independence Day. Kaya natin ginuginita ito every June 12. Sa kabila ng pandemic, mahalaga pa rin ipagdiwang ng mga Pilipino ang Independence Day. Mga efforts na ginawa nila, kailangan natin na especially sa mga government employees, yung katumbas ng pag i-exercise yung commitment and passion. 65 anyos na si Nanay Luz Viminda at bawat taon, nakikiisa siya sa pagdiriwang ng kalayaan bilang Pilipino. Saya tayo dahil we are already free. Wala na tayong bandage from other country. Ganon. Sumalaya tayo. Para naman kay Mang Armando, kailangang magkaisa ang lahat sa laban contra COVID-19 para makamit natin ang kalayaan sa nakamamatay na sakit. Ng mga tao ba? Magintindihan na. Hindi nakadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Independence Day rites sa Luneta, pero sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo sa mga Pilipino na maging matatag sa gitna ng nararanasang pandemic. Let us now move forward with courage, hope, and optimism as we overcome this pandemic. Sa pahayag naman ni Vice President Lenny Robredo, sinabi ng pangalawang pangulo na walang kalayaan ang isa kung walang kalayaan ang lahat. Dapat manatiling patas ang kalayaan para sa lahat. Dahil ang sistemang sisiguro nito ay gagana lamang kung lahat ay ituturing ng patas at makatao. Patas ang dignidad, patas ang karapatan, pare-parehong may kalayaan. Wala mang magarbong selebrasyon sa 122 anibersaryo, nagkakaisa naman ang boses ng mga Pilipino para manatili ang kalayaan na ipinaglaban hanggang kamatayan ng ating mga bayani. Yen Mangumpit, ABS-CBN News. Susunod na, dalawang bata patay, ina sugatan. Matapos madamay sa pamamaril sa Dato Hooper ang patuan, Maguindanao. Yan at iba pa sa pagbabalik ng TV Patrol South Central Mindanao. Pag-ibig ang hihilo sa dalawang bata.
patay ang isang 4 at 9 na taong gulang na magkapatid habang sugatan ang kanilang ina matapos na madamay sa pamamaril sa Dato Hofer ang Patuan, Maguindanao. Patay din ang tsuhi na magkapatid na siya umanong target ng pamamaril. Nagpa-patrol Ariana Patan. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig sa barangay Talibadok, Dato Hofer, ang Patuan, Maguindanao pasado alas 10 Miyerkules ng gabi. Ayon sa PNP, target ng pamamaril ang magsasakang si Ansari Usop na napatay matapos na magtamo ng mga tama ng bala sa katawan. Ang masaklap na damay pa ang 4 at 9 na taong gulang ng mga pamangkin nito na natutulog lang nang mangyari ang pamamaril. Sugatan rin ang ina ng magkapatid. Yung mga suspects, naka-position sila doon sa may mga damuhang portion sa tabi ng kalsada. Nagkataong lumabas ng pugo nila yung lalaki, binari na siya. And then yung direction kasi ng bala, ipakunta naman doon sa isang pugo ng mga batang natutulog o pagkatabi lang po. Narecover ng pulisya sa crime scene ang 39 na basyo ng M16 rifle. Hindi pa matiyak sa ngayon ang motibo ng pamamaril pero ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ang malalimang investigasyon kaugnay ng insidente. Nakakalungkot po. Kailangan natin investigahan mabuti yung Army, yung PNP. Sabi ko, kailangan natin yung nangyari kasi hindi talaga yung maganda. In fact, kahapon, nagkaroon kami ng meeting sa Interagency Task Force para magkapag-usap-usap kami paano itong mga insidente na nangyari. Kasi for more than 10 years, tahimik na lugar po yung sa amin. Nagpaabot na ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan ng bayan para sa pamilya ng mga biktima. Aryan Apatan, ABS-CBN News. Sa Lunes, nakatakda namang sampahan ang formal na kaso ang suspect sa pagtaga-patay sa magkakamag-anak naman sa Banga, South Cotabato. Ayon sa hepe ng Banga Police Station, sasampahan nila ng kasong multiple murder at frustrated murder ang suspect na si Guido Blatang Sumili alias Paul Bautista. Nahuli ang suspect sa barangay Dumagil sa Nurala, South Cotabato nito Huwebes ng umaga matapos siya makilala ng isang CAFGUM member. Miyerkules ng gabi na maganap po ang pananaga sa pamilya Magno habang nagsasalo-salo, naghahapunan yung magkakamag-anak at bigla na lang umanong pinasok at pinagtataga ang mga biktima. Dahil umano ito sa girian sa pamilya. 3 ang namatay, kabilang po ang 11 anyos na batang lalaki na si Jesmond, ang kapatid ng biktimang si Monlin Magno na si Zelini. Sugatan naman ang kapitbahay na si Albert Ramos at ang misis nito at tumangging magbigay ng pahayag ang suspect para sa kanyang panig. Kasalukuyan siya nakakulong sa selda ng Banga Municipal Police Station. Higit 2,000 na po ang nakaka-uwi sa probinsya ng Cotabato sa tulong ng Sagip Stranded North Cotabatenyo. Itinuring naman ang isang aviation instructor na early Father's Day gift ang muling makapiling ang kanyang pamilya matapos na ma-stranded sa Cagayan de Oro City ng 4 na buwan dahil sa pandemic. Nagpa-patrol Lori Mayandong. In-upload ni Giza Takdoro ang video ng emosyonal na pagtatagpo ng kanyang mag-ama matapos ang 4 na buwang hindi pagkikita. Na-stranded sa Cagayan de Oro City ang kanyang mister na si Nico na nagtatrabaho bilang instructor sa isang aviation school doon. Mahigit 4 na buwan bago siya nakauwi sa tulong ng Sagip Stranded North Cotabatenyo ng provincial government. Sa social media account ni Nico, kanyang ikinuwento ang hirap na ma-stranded sa gitna ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. May 27 ang nakauwi si Nico sa probinsya, pero hindi muna siya dumiretso sa kanilang tahanan. Sa lumang bahay ng kanyang lola siya dumiretso upang sumailalim sa 14-day quarantine. Ang nangyari po doon kasi private company kami, private school, so of course wala na pong pasok. Nagka-skeletal framework hanggang nahulog sa per hora na lang kami. Wala na po akong isusuporta sa pamilya ko, kaya nagpa-enlist po ako sa Sagip. Kasi nag-decide na po ako, umuwi na lang ako kasi yung nakukuha ko doon, kasya na lang po, sakto na lang po para sa pangkain ko doon pang araw-araw. Ikawawa naman yung mag-in ako dito. Ang hirap po kasi siyempre, gusto ko man siyang makita o makasama doon.
iniisip ko rin yung magiging kalusugan ng anak ko dito kasi pag lumapit ako sa kanya, alam ko magiging automatic POM din ako. Nagtapos na ang 14-day quarantine ni Nico noong June 10, kaya naisipan ng misis na si Jiza na kuhanan ng video ang moment ng kanyang mag-ama. Gusto ko makita yung reaction ng baby ko pag makita yung daddy niya na ano, kung matatakot ba siya, lalapit ba siya, matutuwa ba siya. Para kay Nico, early Father's Day gift ito sa kanya na sa wakas, nakasama na ang pamilya. Ayon sa provincial government, huwag baliwalain ang mga health protocols na ipinatutupad ng mga LGU dahil para rin ito sa kaligtasan ng pamilya. Ating mga locally funded, ang ating mga municipalities at city ang makamonitor for the quarantine. Sa tala ng provincial government, nasa 1,874 ang kabuang bilang ng mga locally stranded individuals at mga overseas Filipino worker na nakauwi sa probinsya sa ilalim ng Task Force sa GIP North Cotabateño Program. Pero, mahigit 6,000 individual pa na nakaregister sa Sagip Stranded ang hinahanapan ng paraan para makauwi sa lalawigan. Lori May Andong, ABS-CBN News. May 30 namatay dahil sa bagsik ng dengue sa South Cotabato ngayong taon, habang pumalo na sa halos 600 ang dengue cases sa lalawigan. Nagpapatrol Francis Canlas. Gawain na tuwing hapon ni Aling Estela Nabi na maglinis sa kanyang bakuran dito sa kanilang bahay sa Tupi, South Cotabato. Dahil maulan sa kanilang bayan, tiniyak niyang walang nakatiwangwang na pwedeng maimbakan ng tubig ulan. Ako na basi na maaanuhan sila sang dinggi kay ang masabayan sang COVID nga nag-abot karon sa ato ah. Ginaula na ako ang mga tubig nga ara sa mga bagol, mga guma. Ayon sa IPHO, kailangan regular na ang paglilinis sa komunidad. 580 lang ang naitalang dengue cases sa lalawigan. Pinakamaraming kaso ang naitala sa bayan ng Pulumulok na nasa 96. Pangalawa ang bayan ng Banga na nasa 87. Pangatlo ang Coronadal City na may 85 cases. Pang-apat ang bayan ng Tantangan na nasa 84 cases. Panglima ang bayan ng Tupi na may 60 cases. At ang Surala na may 51 cases. Ang 580 cases ay 75% na mas mababa ihambing sa kaparehong morbidity week sa nakaraang taon na nasa 2,332. Kaya abiso ng IPHO, iwasang dumagdag sa kaso ng dengue sa lalawigan. Huwag magkumpiyansa at ugaliing maglinis sa paligid at puksain ang pangingitlogan ng mga lamok. Although ang aton ginman na trend sa Subong is below pa ginman kita sa alert threshold, pero amo na kabay pa nga hindi kita ulit magkaroon ng outbreak. Kay tungod laban-laban sa Subong, may ara pa man nga siling tineranay sa balay. Amo na siguro ang tion nga libuto nyo ang inyong mga ugsaran. Tatlo naman ang naitalang dengue deaths. Isa ang namatay sa bayan ng Banga, isa sa bayan ng Pulumulok at isa naman sa bayan ng Tiboli. Noong nakaraang taon, 14 naman ang naitalang dengue death sa South Cotabato. Francis Canlas, ABS-CBN News. Susunod na, pamilya sa Jensan na pagkalooban ng bagong bahay sa tulong ng Project Kaagapay ng mga guro sa pagbabalik na ang TV Patrol sa Central Mindanao. Limitado man ang dumalo sa paggunita ng araw ng kasarinlan sa Coronadal City, hindi pa rin napag-iwanan ang mga Coronadalenyo dahil may live stream naman ang lokal na pamahalaan sa selebrasyon po ng ating Araw ng Kalayaan. Nagpapatrol si Francis Canlas. Alinsunod sa guidelines ng Modified General Community Quarantine, limitado ang mga dumalo sa selebrasyon ng ika-122 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Coronadal City.
mga department head, opisyal ng lungsod at sangguniang panglungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Peter Miguel ang mga dumalo sa seremonya sa Rizal Park. Pero para masubaybayan pa rin ng mga taga Coronadal City ang tradisyong flag raising at buong programa sa Rizal Park, idinaan ito sa live stream ng LGU. Aming sama, magbalik ang bayang ito. Napuno naman ng makabayang awitin ang selebrasyon. Panginoon, tingin at hilumin mong bayan ko. Nag-alay din ng bulaklak ang mga department head, SP members at alkalde sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. At may 21 gun salute din. Paliwanag ni Mayor Ilyordo Ojeda, gustuhin man niyang gawing mas makahulugan at may partisipasyon ng marami ang selebrasyon na limitahan ito ng pandemya. Yun po ay sinadya natin dahil nga sa crisis na hinaharap natin. We want to observe social distancing and we want to limit the crowd. Pero for the first time din, nang pag-celebrate natin ang Independence Day, may live streaming tayo. Ito umano ang panahon na dapat nagkakaisa ang publiko para iisang haharapin at pagbangon sa krisis tulad ng coronavirus disease. Kaya pinasalamatan niya ang miyembro ng sanggunang panglungsod sa kanyang mga layunin sa syudad. Isang respeto, recognition sa mga miyembro ng sanggunang panglungsod, members of the cabinet, at lahat na tumutulong sa akin so that bagong Coronadal will be realized. Natapos ang selebrasyon sa pagwagayway ng Philippine flags. Wala mang seremonya sa provincial government, sa mensahe naman ni Governor Rinaldo Tamayo Jr., binigyang diin niya ang pagkakaisa ng lahat bilang patuloy na sandata para manatiling malaya. Hindi lang laban sa pananakop, kundi sa hamon na din ng makabagong panahon. Francis Canlas, ABS-CBN News. At isa rin po ang mga Cotabateño sa paggunita ng ika-122 Independence Day Celebration. Nagtipo ng mga kawanin ng LGU kasama po ang Cotabato City Police at Military sa isang simpleng programa na isinagawa kaninang umaga bilang bahagi ng selebrasyon. Sama-sama rin sumaludo ang mga pulis at sundalo sa watawat ng Pilipinas. Nag-alay din sila ng bulaklak at iba pang kasama ang iba pang sektor sa monumento ni Gat Jose Rizal sa City Plaza at sa mensahe sa programa kanina, nakiusap ang LGU kasama ang iba pang sangay ng gobyerno na magtulungan sa laban kontra COVID at panatilihin ang pagbabayanihan para mapanatiling malaya at ligtas ang ating bayan sa mga sakit. Sa pamilya, ang pinagkalooban ng bahay ng mga guro ng Pikindat Elementary School sa Barangay Labangal dito po sa Jensan. Bilang bahagi ito ng Project Kaagapay ng Department of Education sa tulong po ng iba't ibang stakeholders. Nakalikom sila ng 45,000 pesos para maipagawa ang bahay ng pamilya at mahandugan din ng groceries ang tatlo pang pamilya. Yan ang ating happy news mula kay Ian Mangumpit. Pinagtagpi-tagping karton, kalakat at kawayan ang kubong tinutuluyan ng pamilya Simpino dito sa Purukuan Kindatlaan Community, Barangay Labangal, Jensan. Nagsisiksika ng pamilya sa kubong ito kasama ang apat nilang mga anak. Laborer ang mister na si Rico habang wala namang trabaho ang may bahay niyang si Juliet, kaya mahirap para sa kanilang mag-asawa na magpatayo ng isang bahay o magrenta man lang. Ano na lang, dream na lang ganun na magkaroon ng bahay na maayos. Pero siyempre, sa hirap po ng trabaho niya kasi labor po siya. So, okay na lang. Parang okay na rin sa mga bata. Katulong ng mga bata, huwag tarong. Hindi na pag-ulan, mag-tago-tago pa kung asa ang gilid-gilid para di matuluan.
Pero ang pangarap nilang bahay natupad na ngayong araw sa tulong ng mga guro ng Pikindat Elementary School na siyang naghanap ng pondo para mapatayuan ng bahay ang pamilya Simpino. Bilang bahagi ng Project Kaagapay ng DepEd-GenSan, naisipan ng mga guro na mag-adapt ng apat na pamilya na kanilang tutulungan. Pero sa apat, ang pamilya Simpino lang ang walang maayos na tirahan. Wala mang pera ang schools natin kasi napakaliit ng school po natin, wala tayong pondo. Sabi ko, hanap tayo ng mga stakeholders. Sa tulong ng mga stakeholders, nakalikom sila ng 45,000 pesos para bumili ng materyales na ginamit sa pagpapatayo ng bahay. Yung puso ko parang kinurot nang makita kong bahay ni Simpino. Sabi ko, napakaswerte pa naman natin, no? Pero hindi tayo nakatira sa ganyan kaliit na bahay. Kita sa mga mukha ng pamilya ang galak sa natanggap na biyaya. Maraming maraming salamat sa mga taong tumulong, lalo na po sa mga teachers. Tanan nga nagtabang bilis sa mga, nagdunita ng mga materyales. Sa uyuan sa usawa nga nagtabang sa Ugpanday, tanan nga maestra. Salamat kayo sa inyo, tanan. Ay, nabigyan kami ng bahay. Anong gusto mong sabihin sa mga nagbigay? Salamat sa inyong lahat. Bilib naman ang Department of Education Region 12 sa proyekto ng Pikindat Elementary School. Sa kabila ng COVID-19, hindi tayo nalugmok yung diwa ng, na magkaroon na mag-concretize ang bayanihan spirit. Nakatanggap rin ng groceries ang pamilya Simpino at maging ang tatlo pang pamilya na tinutulungan ng paaralan. Dahil walang gamit ang pamilya, may ilang stakeholders na rin ang nangakong bibigyan sila ng salaset at kama para maging komportable ang kanilang paninirahan. Hangad naman ng DepEd na marami pang matulungang pamilya na lubos na nangangailangan sa kanilang Project Kaagapay. Yen Mangumpit, ABS-CBN News. At kapamilya, simula po bukas, mapapanood na sa cable at satellite TV ang Kapamilya Channel. Sa North Cotabato po, mapapanood niyo po ito sa makilala Cable TV Northwest Cable TV Network at RNV Satellite Network. Sa South Cotabato naman po, mapapanood niyo ang Kapamilya Channel sa JVL Star, JV at Marbel, tama ba? Marbel Services and Television Systems Incorporated. Sa Sultan Kudarat naman po, sa JVL Star Cable TV, Kalamansig Libak Cable Systems Incorporated at Sultan Cable System Incorporated. Sa Maguindanao, sa Cotabato Cable Television Network at sa GenSat po, sa Sky Cable Channel 8 on Standard Definition at Channel 167 on High Definition. Sa Cable Link din po, sa Channel 8 at sa GSAT Direct TV Channel 2. Kaya mas kapamilya, antabayanan niyo ang pagbabalik nga ng mga kapamilya shows at teleseryes simula po bukas sa ating Kapamilya Channel. Pwede din po sa YouTube, sa Facebook at sa iWant at sa TFC. Mapapanood niyo na po ang mga kapamilya shows at teleserye ng ABS-CBN. Ingat po tayo kapamilya. Mahaba ang weekend na ito. Hanggang sa Lunes pumuli. Ako si Jade Dayupay. Magandang gabi, South Central Mindanao.